What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Narito ang mga possible awardees ngayong Season 84 sa UAAP Women's Volleyball. Mga ka-Volleyball Nation, paalala lamang, possible pa lamang ito o opinion. Malaya kayong maglagay sa ating comment box nang sa tingin nyo ay deserving sa mga awards. Para sa best scorer, Aya Laure. Rookie year pa nga lamang ni Aya ay talagang nagpamalas na ito ng galing at napaka-efficient pagdating sa pagpuntos. Kaya naman siya rin ang isa sa mga nagdadala sa UST Lady Tigresses. At ngayon nga ay siya ang leading scorer. First best open hitter. Mayroong tatlong player na talagang nagtatagisan ng husay para sa first best open hitter. Una na dyan si Aya Laure ng USC Growling Tigresses. Talagang power kung power itong si Aya at siya nga ang go-to girl team ng UST. Isa pa ay si Princess Robles ng NU Lady Bulldogs. Hindi rin papahuli ang produkto ng NU High School Women's Volleyball Team dahil sa lakas at husay na ipinapakita ni Cess Robles. Isa pa rin sa nakikipagtagisan ng galing ay si Faith Nisperos ng Ateneo Blue Eagles. Napakahusay rin ni Faith at itinuturing ding go-to girl ng Blue Eagles. Para naman sa second best open hitter ay si Bella Bella ng NU Lady Bulldogs. Mula pa nga noong national team ay talagang kakaibang husay na ang ipinakita ni Bella. Sobrang lakas ding pumalo at kahanga-hanga rin ang variations ng kanyang mga atake. Best Opposite Spiker. Mula pa rin sa NU Lady Bulldogs, Alyssa Solomon. Kagaya ng kanyang mga teammates ay talagang napakataas ng potensyal nitong si Alyssa. Nakakahanga ang kanyang mga clean hit at talagang maaasahan kapag kailangan ng puntos. Para naman sa first best middle blocker, Thea Gagate. Mula sa De La Salle Lady Spikers, hindi rin matatawaran ang galing ni Thea pagdating sa pamamayong ng palo ng kalaban. Kaya naman malaki ang tsansa na makuha niya ang award na ito. Maaari ding mabigyan ng tsansa sa award na ito si Lauren Grace Turing ng Adamson Lady Falcons. Veterana rin ang galawan ni Turing at very promising na player. Para naman sa second best middle blocker, Alexis Miner ng Ateneo Blue Eagles. Maganda rin ang ipinapakita ni Miner sa kanyang posisyon at talagang nakaka-contribute din siya sa kanyang team. Para naman sa Best Setter Award, marami ang humahanga kay Camila Lamina ng NU Lady Bulldogs dahil sa husay nito pagdating sa pagsiset. Magaganda ang distribution ng kanyang bola at napakakalmado lamang din ito sa loob ng court. Best Libero, Jen Nerva ng NU Lady Bulldogs. Rookie year pa nga lamang ni Jen ay talagang pambihira na ang galing na ipinakita nito sa receiving at digging. Kaya naman talagang mataas ang porsyento ng depensa ng NU Bulldogs. Rookie of the Year, Bella Bella ng NU Bulldogs. Ibang klase nga naman ang husay na ipinapakita ni Bella ngayong season at talagang marami ang nakakapansin sa talento ng 19-year-old Lady Bulldogs. Kaya naman, maaaring siya nga makakuha ng award na Rookie of the Year. Season's MVP, Bella Bella ng NU Lady Bulldogs. All-around player nga itong si Bella, mapa-opensa at depensa ay talagang maaasahan at parang hindi rookie ang galawan. At sa lahat nga ng department ay pasok siya sa top 10 kaya naman hindi nakapagtatakang makuha niya ang award na ito. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.